Hi guys. Okay, so today is the second day of my positivity, charot. The second day of my journey with COVID positive. And hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko pwedeng ipagsigawan guys kasi mahirap na. Pag sinabi ko, pag marinig ng mga kapitbahay ko, baka ano, ang tawag noon, baka i-report. Nay, baka ano, yeah, i-report ako sa, ayoko kasi maraming check. Ganun kasi dito. Anyway, guys, welcome back to my channel. As you can see, hindi pa ako naliligo. Maliligo siguro ako mamaya. Wala si Hubby, umalis, bumili ng panibagong testing kit. Ganito yung testing kit namin, guys. Ganito. Kasi naubos. Ay, hindi siya naubos. Meron pang isa para sa akin. Kaso, para sure lang talaga kami na meron kaming magagamit through the process is nagbili ulit siya ng panibago. Kasi isa na lang natira. Di ba lima lang yung laman nun? Tapos, ano, nagamit ko yung una, yung dalawa, so tatlo na lang. Tapos, ginamit ko yung isa sa kanya. Nag-negative naman siya. Tapos, ngayon, ginamit niya rin yung isa, negative ulit siya. Ako pa hindi pa nag-test. Meron pa akong isa dito. So, bumili na siya ng panibago para sure bukas na may extra siyang testing kit kasi bukas yung injection niya ulit sa hormonal injection niya. So, bago dumating yung nurse na mag-administer sa kanya ng injection, kailangan na niyang makapag corona test or yeah, COVID test. And ako, so most, I think bukas siguro magte-test din ako ng panibago. So again, today is the second day. Ano ba ang nararamdaman ko? Well, ayun, masakit pa rin ang ulo ko. Talagang masakit pa rin yung ulo ko. Well, sa katawan, hindi na masyado. Medyo carry ko na. Hindi naman na masyado ako, hindi naman ako nag-uubo. Medyo mainit lang talaga ako. Tsaka yung mata ko, parang ano talaga siya. Hindi ko alam eh. Basta feeling ko mainit ako. Pero parang hindi naman kasi mataas yung fever ko. Kaya hindi ako nag-take ng paracetamol. Take ko. O, ayan o. 36.8 lang guys. So, hindi ako, kumbaga, wala akong lagnat. Pero, masama pa rin yung pakiramdam ko. Kumbaga, mainit pa rin yung pakiramdam ko. Pero wala na akong lagnat. Ewan ko ba? Ano ba? Bakit ganun? Anyway, so, today, guys, wala, andito pa rin ako sa bahay. Tsaka na-inform ko na rin yung pinagtatrabahuan ko na I'm a positive COVID patient now. And I do isolation at the moment. Ayan, nasa bahay lang ako. Si Hubby lang talaga ang lumalabas. Kasi negative naman siya according sa dalawang corona test niya. So, yun, siya lang. Anyway, guys, ano bang kinakain ko? Well, kinakain ko kanina umaga. Ah, kanina umaga pala, pakita ko sa inyo yung breakfast ko. Meron lang akong orange. Meron akong toasty ata yung kinain ko kanina. Coffee. At saka nagpadala din ako ng asin kasi kailangan ko magmumbog ng tubig na may asin. So, dapat, ano yan, morning and evening. Pwede siya hanggang 3 times a day. So, yun, guys. Pero, nevertheless, sa ngayon wala pang, yung ilong ko okay naman, hindi naman siya yung tipong nagtutuwing. Meron lang siya, minsan lang. Nagtutuwing pa rin siya, pero hindi na talaga yung katulad ng first day ko na grabe. Lahat talang kulang na lang mabagok ako, kulang na lang matumba ako kasi nga dinadala ko lang ba yung nararamdaman ko tapos hindi ko sinasabi sa mga head namin. So, ganun kasi akong tao guys, hindi, ayaw ko kasi maging pabigat, in short word. Ayaw kong pabigat at ayaw kong ma-stress yung mga tao sa akin. Oo, ayaw ko silang ma-stress, kaya ginagawa ko, instead na sabihin ko sa kanila agad,
tinago ko na lang. And so, again, di ko naman expected na magiging positive ako kasi nga, naka-vaccine ako at saka naka-booster ako. So, hindi ko talaga naisip yun, guys. At saka lumidistansya ako sa mga tao. Hindi ko alam kung saan ko talaga siya nakuha. Maybe because of the weather or maybe because of talagang pagod lang talaga ako. Dahil simula nung bumalik ako dito, hindi pa na... Yes, that's true. Simula bumalik ako dito, hindi pa talaga ako nagpahinga. I mean, simula bumalik ako dito mula Pilipinas nung nagbakasyon ako last year, hindi pa ako nagpahinga talaga. So, kaya... ayun. But I think nagpahinga ako, pero mga isang buwan lang siguro yun. Isa o isa't kalahating buwan. Gawa nung nagprepare ng pangkasal namin, yung ganito, ganyan, tsaka yung mga kemo-kemo niya, yun, yung mga time na yun na, ano, pero hindi, siguro mga less than 1 month lang siguro ako nagpahinga, ganun. Anyway, guys, ayun na nga, so mamaya, inantay ko pa yung pang-lunch ko, pero, siguro magtutuob ako mamaya, guys. Yung steam ng manok, 'di ba? Kahapon kasi nagluto, may manok akong niluto nung isang araw. Nilagay ko sa fridge, tapos ngayon pinalabas ko kay Happy. Tapos 'yun ang papakul, kumbaga iiniti niya 'yun, yung singaw noon. Sabi ko sa kanya, yung singaw noon, 'yun yung gagamitin ko para magtuob. Tuob yung tawag noon, yung steaming. 'Yun yung gagamitin kong steaming. 'Yun. So, anyway, guys, yun ang update sa second day ko. And hopefully, by Wednesday, pwede na akong lumabas. Pwede na akong mag-work. Kasi, it's not fun kung nasa bahay lang. I mean, it's not fun kung nasa kwarto lang. Oh, guys. Ayan, guys. Oh, yung mga gamit ko, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Meron akong plastic dito, guys, na... Ayan yung mga tissue ko, guys. Yung tissue ko kasi na may, halimbawa, yung sa sipon ko, yung may plema, hindi ko siya nilalagay kung saan-saan. Talagang nakasealed siya at yung may zipper talaga siya. So, para pag hinapon siya, walang makakahawak, diba? Kailangan safety pa rin para din sa ibang tao. Tapos, ayun, meron akong thermometer gun. This is thermometer gun. Ayan. Tapos meron akong, kasi masakit nga ang ulo ko, diba? Ulo ko, katawan ko. So meron akong balsamic, ang tawag nito. Aspar balsam. Ayan, para yan sa mga sakit-sakit sa kasukasuan, sa muscles, and all. So meron din ako, ito paracetamol to eh. Yeah, paracetamol with caffeine, ayan. Hindi klaro. Basta paracetamol with caffeine. Meron din akong strep cells. Ayan. So, and then meron akong hand sanitizers. Ayun, guys. Tapos, ayan o, tingnan nyo, guys, yung gilid ko. Nandyan yung tubig ko, sarili kong baso. Ayan. Mga necessary, guys, para sa akin. So, ito yung breakfast ko, guys. Orange, toasty, and coffee. At the same time, yung asin. So, ayan, guys. Ito kasi yung favorite ko. Para siyang hotdog sa atin. Pero tawag namin dito, fricandel. Ito yung favorite ko dito. Tsaka, nagluto ko kahapon ng manok na sanabawan na may ginger. So, ito yun. Ininit lang niya para may pagkain ako.